Sige po, May sige. may time po kasi bro na parang ayaw kong, ewan ko, parang hindi ako deserve. Parang iniano ko po sa sarili ko. Parang hindi ko deserve na magkomunyon. Parang, parang ganun talaga na parang, tika mo na parang may kasalanan yata ako na. Ewan ko ba kung ano, basta ganun talaga, may naanoan talaga. Well, actually, sa discussion ko kanina, sa, 'di ba? Sa discussion ko kanina, mayroon doon na preparation. Ano yung preparation? Kailangan nating i-prepare ating heart at saka yung ating mind. So ibig sabihin, kung meron din sa ating mind na nagsasabi o sa ating heart na nagsasabi na wag muna, so that is our conscience. Konsensya po natin 'yan na nagsasabi na meron pa tayong mortal na kasalanan na nagawa. Kung meron tayong mortal na kasalanang nagawa, i-confess po natin. But, if that sin is just only a venial sin, pwede mo po yung mahinga ng kapatawaran directly sa misa. Yung naghihinga tayo ng kapatawaran, act of contrition sa misa, pwede po yon. And you can receive the sacrament. Kasi bago kasi ako bro, bago talaga ako nagkukumunyon. Talagang nagkukumpisa ako. At least nga, ginagawa ko talaga siya at least once a month. Kasi dito sa totoo lang, parang dibajin dito sa atin, parang ang hirap magkumpisa. Kasi para sa kagayasan sa amin dito sa church namin, once a month lang talaga yan. Once a month, every ng Friday ata dito sa Eucharist. Tapos capturing kung gusto mo naman, pwede ka naman mag-request. Pero syempre nakakahiya din sa pari. So, kahit na yung bago ka pa lang, tapos parang, minsan nga sabi ko, pinaulit-ulit ko na ito ah. Ganun talagang nararamdaman ko. Yung sinasabi mo na kailangan preparation. Pre-prepare ko naman. Dati nga, hindi ako, pag pumupunta ako ng church, kailangan 5 minutes lang ako. Ngayon, tinatry ko siya kahit na 30 minutes or 40 minutes nandun na. Okay. Tapos talagang inaano ko talaga, nananalangin talaga ako niya. Pero something na, iwan ko ba kung, inaano ko, yung parang inaano ko siya bro, talagang inaano ko talaga kung ano yung mga kasalanan ko. Binabalikan ko yan, 10 commandments. Tapos, sabi ko na, kung nakumpisal ko naman, yun ako ba, ano lang ba sa akin ng kaaway? Actually, if that the case po na nagkapag-confess ka naman, na-renounce mo naman, then, pero may pumapasok pa rin. Okay. Ang atake kasi ng kaaway natin, unang-una, sa imagination natin, ina-atake tayo. No? Ina-atake tayo. Actually, for how many times nangyari ito sa akin eh. Gutom ka, nagmimisa, talagang aatakihin ka. Ano ya kayo yung kakainin ko? Imagination. Ayan. So kaya nga, ang gagawin natin, if that the case, we have the authority to cast it out. Itaboy mo po. No? In the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, I cast you out. You, the one interrupting my mind, go out. Go, go to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. Pwede mo i-cast out yan. Ayan. So, kapag manatili pa rin, i-cast out mo ulit. Kapag alam mo, sis, ha, na wala ka namang kasalanan. Kasi, kung titingnan natin, tuso naman talaga yung ating kaaway. Eh. Hindi yan palagi na natutulog. Kundi, always busy kasi yan sa panluloko ng tao. Paano natin nasasabi na busy siya sa panluloko ng tao. Ito yung binasa natin kanina. Oh. Maging handa kayo at magbantay, ang diablo ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. So anong advice ni San Pedro dito sa 9? Sabi niya, labanan ninyo siya. Ayan, so klaro dyan, labanan ninyo siya. Ayan, at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos, tulad ng alam ninyo. Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kayon din naman ang inyong mga kapatid sa buong daigdig.
So hindi lang tayo nagtitiis ng kahirapan. Ibig sabihin, mahirap talaga sis na naka-confess ka na. Tapos always ka pa na binabalikan sa ay bakit ganoon? Bakit bumabalik? So ibig sabihin, labanan natin. Itaboy mo sis. Kayang-kaya mo 'yan. Sige po, bro. Okay po, bro. Thank you po. Okay. So, may ano ka? Follow up, additional? Okay na po. Sige. Parang naano lang ako. Parang minsan naano ako kasi si yun nga, parang inisip ko din siya na parang ano lang sa akin. Parang temptation lang siguro. Lalo na yung, kasi umaatake siya lalo na pag ano, lalo na pag bago kang kumpisal, tapos pag dumiretso ka kaagad pag ano, pag kumunyon o yun. At isang bagay pa pala, naalala ko, sabi ni Father Sikea, actually na matagal ko nang narinig ito, pero mas in-explain pa ni Father Sikea, once na nakakaramdam ka, na ikaw ay inaatake ng diablo, huwag kang mag-alala. Dahil, ibig sabihin yan, nasa piling ka ng Diyos. Dahil ang hindi inaatake, sa kanya na. Pero ang palaging inaatake, sabi mo eh, kaka-confess mo lang, pero nandyan naman. Dahil alam ng diablo na mapapadyos ka. Kaya nga, galit na galit yan, gusto kanyang hilain pababa. So, always nating tatandaan na kailangan nating i-overcome siya. Okay po, bro. Thank you po. Okay. So, do you have some more questions, Sis Gina? So, kasi parang we're talking about confirmation. Hindi confirmation, yung confession. Yes po. Ako, parang matagal talaga ako. I think, nasa Pilipinas pa yung last confession ko. Mm-hmm. I have not done confession because, well, I couldn't really go to church. So, pero talagang I'm being called to go to church to confess, but always something comes up, like it's stronger, like crazy things happen. May parang masamang bagyo or something's going on surrounding me. Talagang hindi ako pinapa-confess. Mm-hmm. I got you, sis. Kaya sabi ko bakit ganun. So I try to confess my sins, but it's still not the same kapag wala akong pare sa harap. Tapos bigla akong nabablanco, I cannot find the information that I need. Talagang wala akong information on how to confess or even prepare for it or start. Talagang parang wala, blocked. Ganito. Lahat po tayo, meron tayong guardian angel. So, ang gagawin po natin, kasi for how many times din nangyari din sa amin yan, na we would like to go to a priest and confess our sin, but there's so many obstacles happen. Anong ginagawa? We have guardian angels. Nandyan lang yan. Kaya lang hindi natin tinatawag. Hindi natin hinihinga ng tulong. Unang-una, my guardian angel, please, no? Or pwede mong i-pray yung Angel of God. Do you know how to pray Angel of God, sis? Sis? Opo. Ayan. Hello? So, i-pray mo po yung Angel of God. Angel of God, no? Tapos, magbigay ka ng intention. Kausapin mo yung guardian angel mo. Wag mo hingin yung pangalan niya, ha? Hindi, kausapin mo lang siya. I know you're my guardian angel and always there. And you know my plan, kasi kapag nagpaplano tayo na I would like to go to a priest and confess my sin. Alam niyo po yung plano na yan, alam niyo, hindi alam ng diablo ang iniisip natin. Kaya lang kung ang plano natin ay pumasok sa imagination natin, ito yung faculty na kayang pasukin ng diablo. Dalawa lang kasi ang hindi kayang pasukin o hindi kayang gibain, hindi kayang i-manipulate ng diablo sa atin. Una, yung faculty na sinasabi nating will. Kapag gusto ko yan, mangyayari yan.
Pangalawa, yung faculty na intellect, yung knowledge natin ba, yung kaalaman natin. Kaya nga sabi ni Ka-Ernie Baron, kung wala kang knowledge, wala kang power. Kaya nga, we should to equip ourselves in the knowledge sa spiritual battle. Kailangan, alam po natin kung paano sugpuin ang kaaway. Kung yan po ay pinipigilan tayo to confess, we have our guardian angel na naghihintay lang po na tawagin natin siya. And remember, ang pinaka-least of all angels are greater than Satan, greater than Lucifer, greater sa pinakamalakas na demonyo. Dahil dala-dala nila ang liwanag ng Diyos. Ang pinaka-list na yan, ha? Sabihin man natin na list ang ating guardian angel, but then, kahit pinaka-list pa siya, kaya niyang sugpuin ang kaaway natin. Ibig sabihin, kung sino man ang nagbabalak, no, sa paligid natin, nagbablock sa atin to go and confess our sin sa pari, hindi makakapigil yan. Invoke our guardian angel and our guardian angel will help us. Kasi for how many times na na-experience ko na ito, eh, may mga lugar na hindi ko kabisado. Pray lang ako. And then, pumapasok at lumalabas akong safety. Pero known yan ang mga delikadong lugar. Pero pumapasok at lumalabas akong safety. Safe na safe ako. Kaya nga, yun po sis, invoke our guardian angel to help us na mag-intercede din siya. Kasi napaka-importante yung intercession ng ating guardian angel. Siya ang nakabantay sa atin simula pa ng isilang tayo. Hanggang sa tayo ay pumanaw sa mundong ito, siya pa rin ang nandiyan dyan. Yan po. Okay po. Thank you po. You're welcome. Okay. Yes, sis. Okay lang, okay lang po bro, sa baka sa susunod na lang. Kasi, di ba sabi ko nga, wala, parang napalayo yata ako sa angel ko, eh. Kasi, di ba nung, kasi sa born again, talagang sinasabi nila wala na tayong angel. So, talagang tinigil po ang pag-pray sa kanya. So, for how many years, talaga na hindi ako nag-pray ng angel, sa angel ko. Kaya, minsan, sa totoo lang, minsan parang ina-achapwera ko siya, eh. So, ngayon mabuti na lang po at na-topic niyo po talaga yung angel. Kaya nga di ba, kung naaalala niyo po, parang nagtanong ko ito sa punto per punto na, totoo po ba talagang ma-angel pa tayong mga ikaw pala nagtanong yun. Opo. Kasi laging sinasabi talaga sa amin, may angel na talaga daw yung baby, sabi nila. Tayo daw na malalaki na wala na daw yung angel. So talagang, kasi pinukos ko na yung sarili ko sa sa born again talaga, parang akala ko nga doon mamamatay na ako talaga, na parang nasa ako sa born again. Yung parang ang feeling ko parang wala akong, hindi ko siya kasama. Parang ganun. Biblical naman sila sis, pero tinuturoan kanila lang wala sa Biblia. Kasi sabi nila, ang angel ay para lang sa baby. Saan mababasa sa Biblia na kapag lumaki na ang tao, wala ng angel? Yun nga lang, hindi ko natanong. Well, parang ako din noon, parang pinakinggan ko na lang sila, kaya yun parang. So, okay po. Kahit nga nun, diba, sabi ko pati sa santo. Pero binabalik ko na naman. Pero minsan talaga hindi nakakalimutan ko talaga magpanalangin sa Siguro yun din ang isa kong bakit. Parang feeling ko Okay. Yun lang po, bro. Pero bro, saan po ba maano din na may angel ang kung... Ano po? Akong biblical na yung pang pwede, okay lang ba magtanong?
Sige, Sampu sige. siya, anong ano po? Sampung ano po, sa bagay, hindi naman kailangan talaga. Pakailang po. Napin. Sige, tanong lang. Sige. Anong verse po, ano, saan po sa Bible talaga na, para at least po, pag may magtanong din sa akin, ma-share ko din po talaga. Kasi mahilig na ako ngayon mag-share ng ano na natutunan ko na, oh, totoo, may angel, andyan yan sa Bible. In case man po, Oo. saan ko po siya mababasa? Or, hindi ko Okay. naman sinasabing letra po letra kasi hindi naman naman yung Meron ano lang po meron para po, maano meron. pa lang. Meron tayong mababasa. Una, basahin muna natin sa Old Testament yung guardian angel sa Psalm 91:11-12. Ito po. Hanapin ko muna yung Bible ko dito. Psalm 91:11-12. Ito, English. English kasi yun eh. 91 po? Psalm 91. Bago kasi itong application galing kay Brother Junre, kaya hindi ko pa gaanong na-explore. Ito, Psalm 91, 11 to 12. Ayan. Kita mo na? Opo. Ito. Isa na yun. Okay. Ayan. So sa Psalm 91, di ba sinabi dyan, for he will give his angels charge concerning you to guard you in all your ways. Ano yan? Bata ba yan? To guard you. Ano ba ang guardian angel? Di ba? To guard? Opo. For he will give his angels charge concerning you. Kaya nga yung anghel natin, anghel de la guardia natin, ay talagang nandoon niya, no, sa harap mismo ng Diyos. Kaya nga, sino man ang inaapi, ang kanyang anghel de la guardia, ay doon dumudulog sa Panginoon. No, nagsusumbong yan na, ay, inaapi naman si ano, si ganito. Ayan. So, malinaw na talagang i-guard tayo ng ating guardian angel. So, ayan. Mas maganda siguro ibasahin natin, no? Dito po sa NASB version. For he will give his angels charge concerning you. Anong gagawin? To guard you in all your ways. Kaya nga sinasabi ko kanina kay Sister Gina, invoke our guardian angel dahil nandyan lang siya, naghihintay lang siya sa atin. Tawagin lang natin siya, yun lang ang kulang. Kasi may paliwanag yan sa kanila, bro. Ano daw? Bakit daw kailangan pa ng angel eh, nandyan, kaya nga daw binigay sa atin ng Holy Spirit eh. Bakit? O parang sigura, ganit, parang ang tanong, ganun ang pakaano nila sa... Ang tanong ko dyan, sis, sigurado ka ba na ibinigay sa iyo ang Holy Spirit? How could you prove? Ano yung problema mo na sa iyo yung Holy Spirit? Kasi, sabi ni Father Etik, yan ang makakasama ko sa Webes, sa radio station. Sabi niya, dalawa ang destination ng taong nagbabasa ng Bible without the guidance of the Holy Spirit. Una, mababaliw siya. Pangalawa, magpapastor siya. Kung nagpastor ka, sigurado ka na sa iyo yung Holy Spirit? Paano ka nakakasiguro na nasa iyo yung Holy Spirit? Alam mo kasi, sis, ang Biblia mismo nagsasabi din sa atin na wag bastang maniniwala sa mga nagsasabi na nasa kanila ang Holy Spirit. No? Ganito. Ganito yan, no? Basahin natin sa 1 John 4,
for one. Sinasabi po to sa wikang English. Beloved, do not believe every spirit. Huwag ka maniniwala. But test the spirits to see whether they are from God. Whether they are from God. Yan, itest muna. Because many false prophets have gone out into the world. Marami na tagumpulaang propeta ang nagsilabasan sa mundong ito. Huwag na huwag maniniwala sa nagsasabi, nasa akin ang Holy Spirit. No, do not believe. Test first. How do you test po? Yun nga, sa teaching. Kung ang teaching nila ay hindi po ayon, ganito kanina, kung okay. Balikan natin yung topic ko kanina sa Holy Communion. Tanong, sino ang may Holy Communion? If they have the Holy Spirit, nasaan ang Holy Communion nyo? Nasaan ang inyong pagsasabuhay sa Acts of the Apostles chapter 2 verse 42 to 43 araw-araw ginagawa nila yung sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 26:26-28 na pagtanggap kay Kristo? Nasaan? Meron ba? Isa pa lang yan. At marami pang mga dapat nating malaman. Kaya nga, test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone in out into the world. Ayan. Sis? Okay na po ba 'yon? So na-confuse po ako. Ano confused? Sige po. Ako. Sige po, sige po. Bigyan natin ng linaw ang confusion. Yeah. So Holy Spirit. So you got so, you get baptized and then you receive the Holy Spirit, right? So how do you know if your Holy Spirit is still there until now with all these sins? Very good. Very good question. So, we should to know first our catechism. Because receiving the sacrament of baptism is not enough. We should to receive when we will have the proper understanding. Actually, it is 12 years old. Sabi po sa catechism of the Catholic Church 1285. Ito po, basahin natin yung sinasabi sa CCC ng ating simbahan. Sabi po dito, ay, sino yun? Sisisi. Ito po. Catechism of the Catholic Church, 1285, baptism, the sacrament of confirmation, together constitute the sacrament of Christian initiation, whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the sacrament of confirmation is necessary for the completion of baptismal grace. Hindi pa po complete. Para makumpleto ang sinasabing pagtanggap ng Holy Spirit, kailangan makatanggap ng sacrament of confirmation. Sabi dito, for by the grace of confirmation, the baptized are more perfectly bound to the church and enriched with special strength of the Holy Spirit. Yun na. Sagot. Okay. So confirmed ako. I have all of that. So it means okay. So yung conscience ko about some of the things that I do in my daily life. Talaga yung Holy Spirit. Okay. Gusto ko pong tapusin yung pagbabasa. Pasensya na sa ubo. Okay. Hence they are as true witnesses of Christ, etong napakagandang hindi ko kinakalimutan palagi, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed. More perfectly obliged. Obligado po tayo na dedepensahan, ipapalaganap,
ang pananampalataya by word and deed, no? Sa salita at sa gawa. Ang tanong, itong palagi kong tinatanong, sa lahat ng mga na-confirm, my question is, kaya ba natin ito na na-spread and ma-defend ang pananampalataya by word and deed? As you share kanina, Sister Gina, di ba ikaw yung rason paano rin nabalik si Sister Tin sa Katoliko? Tama ba? Parang meron pong konting push. Actually, because of the sacrament of confirmation na natanggap mo, at natanggap mo ang pagpapatibay sa pananampalataya mo through the Holy Spirit, because you did spread the faith by word indeed. See? Nagbunga na, di ba? Any clarification? Additional question? Okay na po, bro. Para maganda yata ang pag-usapan ng Holy Spirit sa susunod. Okay. So we will tackle it next week. Ikaw, Jean. Gusto mo, Jean? Che? Ako? Okay ka na? Okay lang ako kahit sa Kasi parang like, parang ito lang yung time na pwede ako mag-open up sa, I guess, spiritual battles and spiritual, I guess, path ko. Especially sa Catholicism, because I've been alone for a long time. Pero, yeah. So, eto. At saka, kaya alam ko rin na may guardian angel. At saka, parang, hindi ko naisip na pwede ko pala silang i-invoke. Yes. Pero kasi nung sinabi ko po doon sa beginning, di ba, na parang na ako sa New Age. So actually, tapos sinabi ko na marami ako naging spiritual encounters na talagang naalala ko until now. So I guess it's not just a dream, it's actually a memory. Yung first encounter ko, I guess, after I got into the New Age belief is parang dinala ako somewhere. Tapos nakita ko na binalik ako ng two guardian angels and Archangel Michael. Wow. So, yun yung naalala ko. So, kaya talagang alam ko na may guardian angels ako. Pero hindi ko naalala na pwede ko pala silang invoke. Yung invoke. Mm-hmm. Kaya, well, that's amazing. Maganda yan. Kasi mahirap lumabas sa New Age movement. Pero nakalabas kasi Gracia yan. Opo. Galing, ha? Tapos yung time na during COVID din, talaga yung malakas yung need ko for confession for some reason. And I cannot go kasi physical, like you just cannot go. Pero sa sobrang dami nangyayari sa mundo tsaka sa buhay ko during that time, another visit, I guess, I would say a visit from the Lord, I would say. Kasi He came in my room, I'm in my spiritual form, and He came by as he looks like a sunset, but it's a cloud. And I never knew anything about Him until I researched it, like, who is this? So in my spiritual self, I would say in my spirit, I remember I was confessing, which is weird. So I have visit. Kaya ang dami kong spiritual encounters na hindi ko alam kung bakit. Pero this is, I feel like I'm just being surrounded by many things that will help me gain knowledge. And this is also, I guess, meant to be na nandito ako ngayon sa inyo po. Kasi wala talaga. Kaya wala talaga akong connection or wala ako. Like, I just wish na wherever I go, then it just go. Parang inano ko na lang sa Diyos ko na bahala na siya kung saan man ako patungo sa destination kong to. Kasi ang dami ko talagang mga naranasan na hindi ko alam kung bakit. Tsaka dito sa amin sa bahay, kahit na mag-isa lang ako, ang dami kong natututunan just out of nowhere. So
I'm always seeking him, that's why. But and then I get all these experiences. That's all I've been doing. Kaya parang blessed ako. Parang ano, parang palagi ko lang sinasabi yan every time po na meron mga gatherings, sinasabi ko palagi na this is not accidentally. This is not because someone invited you to be here. I really believe that this is the purpose of God why you are here. Kaya ngayon, ano, God's time na kasi. Kapag God's time, wala ka nang irereklamo pa at hindi mo mapipigilan yun. This is the time for you, sis, na ma-realize yan. And that's great. Papa, thank you, Papa. Yeah, I'm looking forward to the next time. Okay. Ako din. Che, ikaw, Che. Che? Hello po. Do you have any questions, sis? Nasagot na po kanina. Yung about po dun sa kumpisal. Okay. Kasi, nung bata po kasi ako, mayroon po kaming kakilala, yung active po sa church. Mm-hmm. Pag hindi ka daw po active, nagsisimba, tapos hindi ka nakapag-pisal, is hindi ka daw po pwede mag-communion. So, ever since po, yun po yung ginawa ko, kasi hindi naman ako lagi nagsisimba. Tapos at the same time, nakakagawa rin ako ng mga kasalanan. So, every time na umaten ako ng mass, hindi talaga ako nagko-communion. So, kanina po, nasagot na yung question ko na kapag hindi naman siya mortal sin, eh, pwede naman pala siyang ihingi ng sorry during doon. So, yes. So, okay na po yan. Tsaka, thank you po, brother, pag-remind sa amin about guardian angel. Kasi, nakakalimutan talaga. Kasi nakalimutan naman talaga namin na may guardian angel talaga tayong lahat. Eh. Kasi din sa busy life natin, parang ang dami natin ganap sa buhay. So, minsan, hindi na natin naaalala yung guardian angel natin na nandyan lang pala sila. Thank you. Very welcome po. Yun lang po. Sige, maraming salamat. Okay. So pwede po kayong mag-request po kung anong topic gusto niyo pong pag-usapan, pwede kayong mag-request. And you can also invite your friends, families that willing to join in this study. Jean, gusto anong natin, Jean? Anong parang naano tuloy ako pa. Parang naano ako, na-amaze ako ngayon sa talakayan ngayon. Okay ka na, Jean, okay sa'yo, Jean, ang ano, check ang pag-usapan ng Holy Spirit. Kasi minsan parang di ba minsan di na siya na, minsan parang hindi na napapansin. Mm. Di ba parang, hindi ko sinasabi na huwag nakalimutan natin si Jesus, pero pag tinitingnan natin, parang ang inaano lang talaga, di ba, parang ang si Jesus lang talaga. Parang, ayaw ko ha, parang ngayon parang napapaisip talaga ako, parang hindi ko pa masyado siguro na alam talaga ang Holy Spirit. Kasi parang ngayon parang parang nabuksan ako sa Holy Spirit. Kasi iba yata ang teaching talagang natutunan ko o ano talaga yung ano ng Holy Spirit. Kasi di ba nga yun sa ang pakaisip lang talaga, kaya siya talaga yung mediator, eh. Talagang nandito siya sa atin. Mm-hmm. Parang ang ganun yun na hindi ka, kung yung panalangin mo nga, yung nga sabi nila, panalangin mo. Kaya sabi nila, diretso ka kay Lord kasi nga nandito ang Holy Spirit. Mm-hmm. Siya ang nagbabantay sa atin. Kaya wala tayong mga, walang angel, walang mga santo, parang ganun. Mm. Ayun po. Kaya nga kulang eh. Totoo naman, pero kulang. Possibly, yung topic na gusto kong pag-usapan probably next time po is mainly yung, I don't know, kung may limit ba yung authority that we have in Christ.
authority that we have in place. Mm-hmm. Oh, pwede rin. Sige, ano lang po, basta i-type nyo lang po sa ano, type in our GC, then we will, I will be the one to prepare it. Sige po. Hmm. Okay po. Chris, pakisali ako, please. Opo, sige, and kita ha. Doon sa GC, sa Messenger chain ha. Okay. Ah, sige po. Bro, salamat talaga. Thank you po. You're very welcome. Salamat po sa lahat. Sana po madire-diretso tayo. Oh, sige po. Kung may kakilala po. At saka, bago po ako makalimot, please support niyo po yung ang ating pong YouTube channel sa yung Brother Romel A. Palma YouTube channel. So, ayan. So, maraming okay. Salamat ulit at sana ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. At tapusin po natin yung ating program sa panalangin, of course, no? At sana ay palagi tayong bigyan ng Diyos ng grasya. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you for the gift of your word, which has nourished our minds and hearts today. Thank you for the wisdom, strength, and guidance that we have received through the scriptures. May the lessons we have learned continue to take root in our hearts and bear fruit in our lives. Help us to live out your word with love and humility, that we may be a light to others and a reflection of your grace. Send your Holy Spirit to guide us as we go forth, strengthen our faith, and lead us closer to you. We entrust all our intentions to you and ask for your continued blessing upon each of us. May we remain united in your love and always seek to grow in holiness and in truth. We ask this through Christ our Lord, and with the unity of the Holy Spirit, intercession prayer of our Mother Mary, Saint Joseph, Holy Angels, and Saints. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan, thank you so much po sa...